pag nag-exercise ka ng special parental authority, pag may nangyari sa estudyante, may nangyari sa example, kapitbahay, o for example, nag-field trip sila, while nag-field trip sila, may nasaksak siya doon na bystander, ang bata. May nasaksak kasi, I don't know, bakit nasaksak niya yun? Intentional ba yun or by accident? May liability ba school? Yes. Ano ba ang nature ng liability ng isang tao na may SPA o Special Parental Authority sa mga minor de edad na nakasira ng mga bagay ng kapitbahay, Kuya Mark? Yun ang sinasabi ko. Bakit kailangan natin malaman yung tinatawag na Special Parental Authority and yung tinatawag na Primary Parental Authority? Bakit kailangan natin malaman yan, MJ? Hmm. Kasi we are talking here of torts and damages. Torts? Torts and damages in civil law. Ano yung torts and damages? Yung mga damages per visio. Mm. For example, may nangyaring pananaksak. Estudyante, nasaksak niya ang kaklase niya. May liability ba ang schools sa mga pagsaksak ng estudyante sa kaklase niya? Minor pa ang bata, we are talking here about 16-year-old child or 17-year-old or even 14-year-old na saksak niya. Intentional ba yan or aksidente? Di ba may tinatawag ting criminal liability? Walang criminal liability ang bata sa general rule because of the Juvenile Justice System or Juvenile Justice Act. But ang tanong, may liability ba ang school? Sabi ng batasa, if the school exercises special parental authority, yung school has primary and solidarily liable of the injury or damages caused by the acts or omission of the unemancipated minor. Ang school may solidarily and principally be liable. Nako po. Ang parents may liability din. But ang parents only has subsidiary liability. Anong ibig sabihin ng primary liability sa subsidiary liability? Ang subsidiary liability, maging liable na sila kung maging bankrupt or hindi makabayad ang party na principally liable. For example, may damages per visio, magbayad ka ng 100,000. Ang school, bankrupt, ang school, walang pera. Yan, ang parent maging subsidiarily liable. Ibig sabihin, ang parent will not be liable if kaya naman magampanan ang obligasyon ng mga teachers or ng mga schools. Yun ang tinatawag na special parental authority. Pag nag-exercise ka ng special parental authority, pag may nangyari sa estudyante, may nangyari sa example, kapitbahay, o for example, nag-field trip sila, while nag-field trip sila, may nasaksak siya doon na bystander, ang bata. May nasaksak kasi, I don't know, bakit nasaksak niya yun? Intentional ba yun or by accident? May liability ba school? Yes. Bakit may liability? As long as yung activity na yon is authorized by the school, pag authorized ng school yan, anong mangyari doon, damages or injury due to the acts or omission of the unemancipated minor, the school has primary and is primary and solidarily be liable. Ang parent will only be subsidiarily be liable. Naalala ko lang, Kuya Mark, may isang school sa Quezon City. High school ito, ha? High school, yes. May estudyante na naksak ng kapwa-estudyante patay sa loob ng campus. Yes. So ang lahat ng pananagutan nun, pagpapalibing at kung magdidiman yung pamilya ng biktima, ang eskwelahan. Ang eskwelahan ang maging liable. Hindi niya pwede sabihin sa eskwelahan na tapos na ang yung school hour. Kasi a school hour, 8 o'clock to 3 o'clock, for example. Tapos na saksak 4 o'clock. Hindi. Why? Because nangyari ang krimen or yung acts or omission or yung injury na nangyari while in the school premises. But outside school premises, kailangan nangyari ang isang acts or omission during authorized hour, authorized time, or authorized venue. Pag ganun ang nangyari, yan, may liability ang school. Pag hindi naman authorized, ang school, walang liability. Bukod sa paaralan kay Mark, Special Parental Authority pa rin po bang may tuturing ang mga nasa bayampunan, orphanage? Yes. Yes. Sabi na batas, ha? Ang Special Parental Authority, it shall be exercised by the schools, administrator, teachers, and institution engaged in child care. O kasama doon mga orphanage. Alright. May situational na tanong dito kay Mark. Si X ay anak ni ANB. Naka-enroll si X sa UP High School. Pagkatapos ng klase, nung pag-uwi nila Kuya Mark, nakakita ng away at sinuntok niya si Y. Liable po ba ang mga magulang ni X sa mga pasa ni Y? Oh, in this case, ang bata, minor, wala na sa school.
lumabas na sa school, pauwi. Pauwi sa bahay. Mm. Habang nalalakad, pauwi sa bahay, nakakita siya ng kaaway, nasaksak niya yun, nasuntok niya yung isang bata din. Mm. Ang tanong, may liability ba ang magulang? Sabi ng batas, ang parents will be primarily, solidarily, and civilly be liable for the damages or injury caused by the acts or omission of the minor child while in their custody, while in their company. Ibig sabihin, pag lumabas na ang bata sa school premises, labas sa school, nakasuntok, nakasaksak, or nakadisgrasya, ang parents na ang liable, hindi ng school. Kasi nakalabas na sa school premises, paglabas sa school premises, except kung authorized ha, pag nakalabas na sa school premises, walang authority sa school kasi pauwi na, nakadisgrasya, nakasaksak, ang parents will be liable as long as matindi lahat ang parents. Mm. Kailangan, yung bata na yan is under the parental authority ng parent and living in their company. Ibig sabihin, doon nakatira sa kanila. For example, nagkahiwalay si nanay at si tatay. Ang bata nandoon ni nanay. Yung bata nakadisgrasya. Ang tatay liable ba? Hindi. Hindi maging liable. Kasi ang tatay, walang parental authority, is not living in their company. The one who will be civilly liable is the mother. Kasi ang mother, exercise parental authority. Ang mother, exercise parental authority and living within the company ng bata. Ano lang yun, Kuya Mark, ha? Hindi yung ibig sabihin na sa labas ng classroom. Dapat sa labas ng campus talaga. Labas ng campus. Pag lumabas na ang bata sa labas ng campus kasi pauwi na, stop na ang special parental authority. Doon papasok ng primary parental authority. Pag nakadisgrasya yung bata, parents ng mananagot, hindi na kasi. Nabanggit nyo ang teacher kay Mark ay may special parental authority kapag nasa school ang bata. Does it mean na kapag pinarusahan ni teacher ang bata na may behavioral problem o mga makukulit, walang legal liability si teacher? Hindi makakasuhan si teacher ng child abuse? Iba naman yon. Ang pinag-usapan natin dito, special parental authority. Pero pag, for example, ang bata sinaktan ni teacher, yes, there is what we call child abuse. Violation of child abuse yan. So may liability pa ng ang teacher. For example, sinaktan niya yung estudyante niya. Tapos yung estudyante niya is minor. Lalo na pag special child ang estudyante, yes, the teacher will be liable not only civilly but criminally for child abuse. Alright. Maraming salamat po kay Mark. Medyo umana na yung mga bosses yes. natin. May depensa ba yan, Kuya Mark? Especially yung school administration or magulang sa liability na yan. At ano epekto po ng depensa? So yung in layman's term, ano depensa? Or in layman's term, ano yung palusot? Di ba? Yan. O para maintindihan ng taong bayan, depensa or ano yung tinatawag na palusot ng mga schools para hindi sila maging liable. Kailangan i-prove nila that they exercise the diligence of a good father of the family. Ano ba yung tinatawag na diligence of a good father of the family? Ang ibig sabihin doon, they exercise ng diligence na ni-expect ng isang tatay ng pamilya. Ibig sabihin, one of the highest standard of diligence. Yung tinatawag na diligence of a good father of the family, that's one of the highest standard of diligence. Kailangan mapapatunayan yan nila sa korte that they exercise the diligence of the good father of the family para hindi sila maging liable of the damages or injury while the child is under their special parental authority. Ang diligence of the good father of the family, expect ng isang tatay ng pamilya. Kailangan i-prove nila yan. Mm. Kung hindi nila mapapatunayan yan, pabaya din yung sila, pabaya din yung teacher, ayan, maging liable sila, primarily be liable sa mga damages or injury while the child is under their special parental authority. May tanong si Jordan sa ating text line. May isang grade school student po, Kuya Mark, na aksidenteng nasaksak ng lapis ang mata pa ng kanyang classmate habang siya ay nasa loob ng classroom. May pananagutan po ba ang advisor o si teacher yung ng estudyante? Magandang umaga po at maraming salamat sa sagot, Kuya Mark. So in this case, classroom. Ibig sabihin, school premises. Di ba? Tapos, pag nasa school premises, sabi ng batas ha, pag nasa school premises, ibig sabihin, still under the special parental authority ng school, special parental authority ng teacher. So, ibig sabihin, yung teacher na yan at saka yung school, they exercise special parental authority kasi ang bata nasaksak within the school premises. Kasi within the school premises,
they exercise special parental authority. Ibig sabihin, pag may injury, nasaksak, nasaksak sa ng lapis sa mata, ibig sabihin, the school, including the teacher, including the administrator, will be primarily be liable for the acts or omission of the unemancipated minor. Ibig sabihin, ang school, ang administrator, ang teacher, they are civilly, primarily be liable. Naku po. Hindi ang parents. Ang parents of the, yung nagsaksak, ang parents will only be subsidiarily be liable. Ano ba yung subsidiarily be liable? Sabi ko nga, secondarily be liable. Ibig sabihin, kung hindi kayang mabayaran ang damnus per vicio ng person primarily be liable, in this case, the school, the teacher, or administrator, kung hindi kayang bayaran kasi na bankrupt or insolvent sila, that's the time that the parent will be liable. While the child, the minor child, is under the special parental authority of the school or administrator or the teacher. Paano po kung ang mga estudyante mismo ang mag-stay sa school perhaps for practices? Tapos may nangyaring aksidente. May pananagutan ba ang paaralan kahit lingid sa kanilang kaalaman ng nangyari? As long as yung mga bata nasa school premises, the school exercises special parental authority. So that's why, tingnan nyo, kailangan after school hour, mas maganda yung lahat ng mga bata, mga estudyante sa school ninyo, paalisin nyo na. Kasi kapag may nangyari sa mga anak o mga estudyante, while nasa school pa, the school, the administrator, the teacher exercises special parental authority. Thus, kasi may special parental authority sila, pag may nangyari, they will be primarily and solidarily be civilly liable. Unless nagkaroon ko yung mark ng diligence of a good father of the family. Yan. Dapat nilang patunayan yan sa korte. Kung hindi nila mapapatunayan yung palusot na diligence of a good father of the family, the school will be principally and solidarily be liable.